tungkol sa Jobplay.net? Natuto ka bang maglaro ng job? I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Magamit din ang Laika. Masaya din itong gamitin. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Narinig mo na ba ang tungkol sa Jobplay.net? Of course, kung like ka, YouTube ka, alam mo yung Jobplay talaga. Natuto ng konti. Ang naging motivation ko is yung mga co-likeans ko na naglalaro ng Jobplay. Tapos kumikita sila ng, sa paglalaro nila nun. So, siyempre, nakakainganyo rin talaga. Lalo na yan, idol ko si Master Tiffany at saka si Titi Angie. Narinig ko na ang tungkol sa Jobplay.net. Ito na ako maglaro ng Jobplay.net. Ang naging motivation ko dito ay gusto ko ba yung manalo ako ng malaki. Yun ang naging motivation ko. Unti-unti kong pinag-aralan, pinanonood ko minsan pa ulit-ulit ang mga video ni Master Tiffany para mapag-aralan ko ang technique. Kasi nung una talagang ang mainipin ako, gusto ko baril ng baril. Pero mula nung pinanood ko ang kanyang mga video, patience ang dapat para manalo ka sa laro ng JP kay Jobplay. Yun ang naging motivation ko. Si Master Tiffany, si Admin Gargel, Admin Edge na Charlie, yan, magagaling lahat sila. Kaya naging motivation ko na matuto akong maglaro ng Jobplay. Narinig mo na ba ang tungkol sa Jobplay.net? Oo, narinig ko na siya. Tsaka nasubukan ko na rin siya. Yes, narinig ko yung Jobplay dahil madami akong kasamahan na naglalaro at isa na din ako ng siya. Matagal na. Kay Master pa lang, alam ko na. Kasi si Master Gen siya nakakagay ng pampa-games para sa gising namin.
saka yung mga videos niya sa YT, meron siya doon. Mga tutorial, ayan. Kaya doon ko nalaman sa kanya yung job play. Natuto pero hindi pinapalad. Motivasyon kay Master, kasi nakikita ko siya paano maglaro sa YT niya. Galing niya. Kaya parang na ano ko, naingganyo ko maglaro nun. Pero ilang beses ako natatalo, never pa nanalo. Kaya tinig. Japlay story. Sorry kasi narinig ko yung Japlay. Pero hindi ako naglalaro ng Japlay. Sorry po. Yes, narinig ko na po yan. Yes, natutumi sa pamamagitan ng panonood ng video sa YouTube. Naging motivasyon ko sa paglaro nito is yung marami ako na yung kitang nananalo at kumikita sa pamamagitan ng paglalaro ng Japlay. Yes, narinig ko na yan. Number 2, natuto ka ba maglaro ng Japlay? Yes, oo. Ano ang naging motivasyon mo para mag-aral maglaro nito? Motivasyon ko, dahil na rin kay Master Tiffany. Siya yung nagbuyo. Siya yung nagbuyo sa GC namin na try niya maglaro. Panoorin niyo yung YT channel niya. So yun, nanood ako, tapos namangha ako. So sabi ko, sige nga, itry ko. Thank you.
kapaki-pakinabang ito. Ang sobrang pagkamunaling sa Jetplay? Well, it will depend on the person who plays Jetplay or let's just say uses Jetplay. But so far, I'm actually having fun playing Jetplay. Sa aking palagay naman ay hindi naman siguro nakaka-depress ang maglalaro ng isang Jetplay dahil kung wala kang maipapasok dito na gem ay hindi ka naman makakapaglaro. Kaya hindi ka madedepress. At hindi mo ito masubukan kung paano ito laruin. Kaya yun lang ang sa aking palagay. Oo, totoo.
nakaka-depress din talaga siya. Kung ako nga sa 50 gems lang, nade-depress ako pag talo kasi hindi naman din biro yung mag-earn sa Laika, hindi ganun kadali. Na yung 50 gems sa Laika is in-earn mo yan ng 1 week, 2 weeks. Tapos sa job play, matatalo lang ng mga 5 seconds, mga ganyan, mga 1 minute, diba? So talagang nakaka-depress, lalo na kung ang laki ng nawala sa'yo. Naniniwala ako na maaaring magdulot ito ng depression. Sobrang pagkamaling sa job play kasi nakaka-addict siya. Ngayon, syempre, mientras naglalaro ka at natatalo ka, gusto mo, habulin mo ng habulin yung talo mo. Asiste hanggang magkautang-utang ka, hindi mo na alam kung paano mo babayaran ang mga gems na inutang mo hanggang mamroblema ka na. Kaya magkakaroon ng depression ng isang tao. Oo, kasi ano yan eh, sugal yan eh. Pwede yung addiction. Pag na-addict ka dyan, tapos lagi kang natatalo, madi-depress ka. Uso rin mag-rehab. Yes, naniniwala ako na makakadulot ng depression ng sobrang pagkahumaling sa job play. Kaya, huwag masyado maging addict. Okay. For me, yes po. Lalo na po kapag sobrang na-addict na po kayo doon and sobrang laki na po ng gems na pinapasok nyo. And then, boom! Wala po kayong maiuwi dahil natalo ka. Dahil sobrang tigas ng karagatan. For me, if hindi mo po kayang i-take na natalo ka, siguro po sa sobrang malulungkot ka doon. And maaari po siyang maging mapunta sa depression, which is dapat po nating iwasan at dapat nating bantayan ang ating mga kapwa Laikans, lalo na at may GC po tayo, which is dun po tayo pwedeng makapag-interact sa kanila kung kamusta po ba sila. At maaari po natin silang mapasaya doon kahit na saglit lamang. Hindi naman, kasi nasa tao ito kung paano nila i-handle yung bagay na ito. Well, kahit sa namang bagay, basta gagawin mo siyang addiction and wala kang control, mag-lead talaga yon sa depression. Kaya kung masyado ng addict sa job din at walang-wala ka na, huwag talagang punta. Ano ang pinakamahalagang maipapayo mo sa mga balak maglaro or magbabalak pa lamang na maglaro ng job play? Well, my advice to people who wanted to play or let's just say use job play is to watch my sister's YouTube channel first, which is TipsyNator23, and also my good friend's YouTube channel, which is The Adventure. Ang maipapayo ko lang sa inyo mga naglalaro ay galingan nyo sa paglalaro. Sa mga kabisado na kung ano ang dapat gawin, galingan nyo. At yung mga nagbabalak na maglaro ng job play, kung hindi kayo marunong, huwag nyo lang munang subukan. Magmamasid-masid muna kayo kung ano ang technique nito at paano ito gawin para kayo ay manalo at hindi kayo uuwing luhaan. Yun lang. Ang mapapayo ko lang is maglaro ng naayon at yung tama lang para maging libangan nyo. Huwag yung sobra-sobra. Then, huwag kayong aabot sa point na mangungutang kayo para lang may panglaro ng job play. Kasi sa job play, lagi natin sinasabi na hindi araw-araw Pasko. So, paano kung yung inutang nyo is hindi nyo na maibalik kasi lagi kayong talo. Mahirap magkaroon ng utang para lang sa sugal. So, kailangan mild lang yung laro at huwag masyadong magpakalulong sa job play. Ano lang, control lang. Controlin nyo lang yung sarili nyo. Kapag kanwari is makunat, rehab muna or pahinga muna. Kapag naman ay panay talo na, matutong pumikit. Huwag na tumingin sa SS ng iba para hindi matukso maglaro ulit.
Saka sa mga nagbabalak naman, una nyo munang gawin is aralin nyo muna. Meron dun si Master sa Whiting channel niya on how to play job play yun. Pwede nyo aralin sa kami mga techniques doon, paano maglaro. At hinay-hinay rin. Oo, hinay lang sa paglalaro. Sa job play, hindi palagi win. So, always remember to enjoy lang. Know your limits. Play only the amount you can afford to lose. And good luck! Wala namang masamang mag-try. Like ako, sa experience ko naman. So, kumbaga, dapat kasi alam mo talaga yun sa sarili mo kung hanggang saan ka lang pwedeng maglaro at kung saan ka lang pwedeng hindi maglaro. Sabi ko nga kanina, dapat may control ka sa sarili mo at hindi yung games ang magko-control sa'yo. So, hindi naman din pwede na mag-advise ako na huwag mong subukan. Kasi lahat naman talaga ng bagay kapag ka, nalalaman mo lang talaga ang mga bagay kung paano yan, kung itatry mo. So, kung hindi mo siya itatry, hindi mo talaga siya malalaman. So, ano lang yan? Tiwala lang sa sarili at dapat control. Control talaga. Ang maipapayo ko sa mga maglalaro o magbabalak pa lang ng maglaro ng job play, galingan niyo. Push. Walang susuko. Laban lang ng laban. For me, ito po yung literal na risk. Kasi nga po, sugal po yan eh. Job play po yan. Pwede po kayong manalo, pwede kayong matalo. So, it's either of the two, win-win situation or nangay. Kaya, ayun po. Siguro nga po, more on patience na lang po talaga at manood po kayo sa mga YouTube tutorial. Kasi kahit ako po ay lagi po akong talo, ayoko na nga po maglaro eh. Naubos na po yung gems ko. Sa'yo na lang akong talo. O, di ba, artista? Artista tayo ng peg. Yun lang, guys. Manood kayo at aralin niyong mabuti para bongga, may uwi. Siguro ang may papayo ko lang is huwag masyadong magpadala na maglaro ng maglaro nito dahil hindi palaging panalo at baka mag-cause lang ito ng depression and addiction na gumastos pa. May papayo ko sa inyo. Know your limit. Control. Ito yung laro lang. Diba? Kaya nga job play. So, laro lang to. So, hindi mo kailangan dibdibin. Hindi dapat umikot ang mundo mo dito. So, control lang. Kailangan marunong ka talaga mag-control sa sarili mo. Yun lang. Naipapayo, siguro yung payo ko din sa sarili ko. And madalas na sinasabi, exit is the key. And syempre, huwag ugaliin na or huwag adikin, huwag gawing bisyo. Enjoy lang. Gawin lang pastime paminsan-minsan. Pero huwag dalas-dalasan, lalo na kung masakit na. LSF Story. Paano mo natagpuan ang Like a Support Family Group at sino ang nag-invite sa iyo? My beautiful sister invited me to join Like a Support Family Group and because she's the master admin of the group and I'm one of the admins of Like a Support Family as well. Natagpuan ko po ang isang Like a Support Family dahil po sa isang ka-GC ko at siya ang nag-offer sa akin na sumali dito. At siya din ang nag-invite sa akin. Wala iba kundi si Ate Mayham. Kaya ako natagpuan itong isang Like a Support Family na napakaganda para sa akin. Ilang po ang masasabi ko. Natagpuan ko ang LSF sa isang group page. Si Sir Trev yung nag-post doon na naghahanap sila ng mga members at kung gusto ko nga daw maging member, ganyan.
then nag-give-up ko yung opportunity kasi syempre gusto natin maka-earn yung gems eh. Tapos nakalagay doon, everyday may pa-games, everyday may ano. Then, ayun, nung pinag ko si Sir Trev afternoon, ginawa ko yung mga kailangan gawin, yung mga mechanics. Then, afterwards, naka-join ako sa ESL. Bali mo na. Sinend niya na lang na may nabanggit po siya and willing din po naman akong sumali. And natagpuan ko siya because of referral. Well, nakalala ko lang itong family na ito is sa aking mother na kasama na mismo sa family or group. Hindi ko makalimutan sa unang pagpasok ko. At yun din ang hindi ko makalimutan na una akong nakatanggap ng ganong kalaking prize sa Google Meet kahit hindi ako sumali at ako ay nanood lang. Thank you! Unforgettable moment, wait lang. Nung nag-reply po si admin, ay hindi, si Master Thief sa amin, kinikilig po ako that time. Kasi napansin niyo na din ako. Oh, bago lang ako sa GC, pero napansin ako ni Master! And then the rest, halos every time na nagkakachat kami ng members, ng admins, unforgettable memories na po para sa akin yun. Kasi napaka-supportive, napaka-bait po lahat ng members and admins ng LSF family ko! Siguro isa na doon is yung madami pero isa doon is yung LSF serye kasi sobrang unique noon tas kung ano-ano pinagagawa namin doon na na-enjoy namin at the same time nakaka-earn din kami ng gems tapos siguro yung bring me pag nagbi-bring me tapos may mga facial expression may mga ganyan so yun mga nakakatuwa kasi sa LSF talaga hindi KJ yung mga members talagang gora lang kahit na ano sira reputasyon ganun. Siguro nung nakilala ko yung mga naging kaibigan ko tsaka kapag nagpapagames sila ayun magugulo makukulit sila pero masaya yun yung unang pasok ko doon tapos
wala pang isang buwan, ginawa na akong admin ni Master. Kaya yun. Natuwa ako kasi first time ko maging admin nun eh. Kakasali ko lang admin na, di ba? Kaya ayun. Akala ko nga, kaya ako kinuha kasi dahil apelyido ko si Ma'am Kwenga. Kasi umayam din siya. Pero hindi naman kasi dahil active ako at saka kahit hindi ako admin noon, members lang ako, nagpapalaro ako sa GC. Saka super active ako noon. Kaya ayun. Kaya siguro kinuha ako ni Master maging admin. Saka marami pang unforgettable moments. Yung sa Via Zoom, ayun. Yung may event sa Zoom. Doon ko nakita yung ibang members. Most unforgettable memory sa LSF is yung nag-Google Meet tayo. Yung nag-video call, sobrang sayo. Yung unang pasok ko, di ba, napakahalaga nun. And, at saka yung mga panahon na nagtiwala sa akin ng mga members doon at ang mga admins na, alam mo yon, inilagay ka sa isang part na hindi mo naman ina-expect, di ba, bilang nahalal, bilang isang admin sa isang group, and first time ko po yon. So happy hanggang ngayon, happy naman kahit napakaraming mga nangyayari sa GC, pero laban lang, tuloy-tuloy lang, masaya. Ito po verse. Unforgettable ko sa LSFGC kapag may mga nagpapalaro, sumasali ako at nag-enjoy naman ako, lalo na sa mga bring me yan, gustong gusto ko yan, pati sa mga padrap at saka pag may mga nangangailangan ng ayuda, tulungan, yun ang maganda sa GC ng Laika Support Family. At mabubuting tao lahat ang nandito.
pagiging active mo lang is isang ng kapaki-pakinabang. Then, yung pagsasali ka sa mga games, sa palaro, is isa na rin yun. Then, yung respect mo sa co-members mo and sa mga admins, lalo na kay Master Tiffany. Yung pagsali mo sa mga contest or something na sa serye is isa ng kapaki-pakinabang. And tapos minsan kapag meron din akong konting blessings na nare-receive, nagpapagames ako o kaya nagbibigay din ako ng gems sa aking mga co-member sa LSF. Hindi ko alam po anong naitulong ko, pero siguro yung support na lang na nabibigay ko sa mga members kapag sumasali sa mga contest. Ayan, support ako sa kanilang lahat. Yep. Dito sa Laika Support Family, lahat ng tao dito tinuring na akong mami nila. At naging magalang naman sila sa akin na parang tinuturing nila rin nila akong tunay nilang ina. At pag may sinasabi naman ako, mga nakikinig naman sila sa akin. At ako ang pinaka matanda sa GC ng LSF. Ultimong mga admin, hindi ako itinuring nila na bilang miyembro lang. Tinuring nila ako bilang magulang din nila. Ang masasabi ko, happy anniversary, Laika Support Family. Support natin ito. Ito ang GC at grupo na lovable lahat ng tao. Happy anniversary. Natuturuan ko sila magtipon-tipon, magtulungan. Dahil sa pag-create ko ng attendance, laking bagay na yun kasi nakikita mo sino yung active, saka pag may mga gustong magpatulong na humingi ng support sa kanilang sinalihan, nilalagay ko doon para lahat ng members is mag-support doon sa sumali sa contest. And minsan, kapag busy ako, nagsisenda lang ako ng pang-game sa GC. Minsan naman, kapag may free time ako, bumabawi talaga ako. Napapasaya ko sila. At kapag naman may problema or gulo sa GC, ayun, to the rescue naman din ako. And napapayuhan ko sila. At kapag may mga personal na problema, na bibigyan ko sila ng tamang advice bilang isang admin. Marami na akong na natulungan din at the same time is nagkaroon ng magandang pakikisama. Ayun. Kaya thank you guys dahil sa inyo na-mold ako as good leader. Dahil wala naman kasi akong idea kung paano maging admin talaga yun. Dito lang ako naging admin. Never sa ibang GC. At saka, kapag hindi rin sila, tingnan nyo, walang masyadong pasaway, diba? Kapag may pasaway, lipad agad, ganun. Para hindi mahawa yung iba. Tama? Nanermon! Ayan lang. Kapakinabangan ko sa LSF is I meet new friends whom I consider as my family, of course. And naging makabuluhan yung free time ko kasi every time na hindi busy, nag-check agad ako sa GC kung may bagong lapag ang mga Marites. That's all. Thank you! Bilang nasa loob ako ng LSF, nasa loob? I mean, naging part ako ng LSF is nag-grow, natutong mas magpakumbaba and mas natutong maging mabuting tao. Hindi dahil admin ka, hindi dahil member ka, hindi dahil master ka. Dapat kung ano man yung kalalagayan mo sa buhay is dapat talaga manatiling maging isang mabuting tao ka para happy, para masaya ang lahat, and para irespeto ka at kailangan mong irespeto talaga ang iba. So, yun lang. Thank you, LSF.
isa po ako sa mga lokal-lokang member eh. As in, kahit magpapalaro po ako, tanungin niya po kung sila, kakaiba po yung palaro ko. Talagang magpapaisip po talaga kayo. Magpapaisip po kayo kung ano yung kinain ko kahit hindi po ako kumain. Tapos, magpapabilang po kayo kung ilan ang butas ng Sky Flakes. Sunod naman po niya. Napapatanong ko po is ang rabies ko at ilang butil ang nasa loob ng magic syrup. And ayun po, supportive din naman po ako kapag may nagpapareact po, may gems man po o wala, gagamitin ko po yung mga multiple accounts ko, FB, IG, YouTube, Laika, kung ano pa man po yan, name it, I will support you all guys. Siguro is yung nakakapagbahagi ako ng kasiyahin kahit papaano, minsan, and nakakapagbahagi din ako ng blessings sa iba. Naging pakinabang ko sa LSM, siguro yung pagiging maldita in a nice way. Dahil nagkakaroon tayo ng isang direksyon, diba? So, isa lang yung daan natin. Hindi tayo may kanya-kanya mundo, hindi tayo kanya-kanya, hindi tayo labo-labo, diba? Kumbaga, isa lang yung tinatarak natin. Kaya masasabi ko, yun siguro yung naging pakinabang ko sa LSF, yung pagiging maldita ko. Pero, ang totoo ay mabait ako at kalok, makulit. That's all. Final words. Thank you so much dahil naging part ako ng GC na ito, and I'm so happy dahil nag-iba yung takbo ng aking buhay mula nung makilala ko ang GC ng LSF. And sa iyo, Master, thank you so much sa pagiging generous mo and napakabait sa iyong mga members at sa aming mga admin. So, yun lamang po, and God bless po sa ating lahat. Thank you. More blessings pa sa atin, lalo na kay Master natin. And thank you sa napakasmasayang samahan, kulitan, sa mga chikahan, and more happy moments pa sa atin. Thank you and God bless. Message ko sa lahat ng Laikans is never give up. Kung nga si Laika nandyan para sa atin, dapat tayo din pa maging ano rin tayo sa kanya, maging loyal. Tiwala lang at maayos din ang Laika. Oo, hindi yan papabayaan ni John Bird. Ni Sir Bird. Kasi malayo na narating ng Laika eh. Kaya hindi yan papabayaan. Saka sa mga ka-LSF members ko, thank you so much sa saya at lungkot na pinagsamahan natin, nandiyan kayo. And thank you sa lahat ng support, saka sa masaya, sa magagandang pakikisama. Lalong-lalo na kay Master, super thank you, Master. Master Tiffany Irish, love you. Thank you, Master Tiffany Irish, dahil hindi niyo po kami pinapabayaan, kami mga admins mo at sa mga members niyo natin. And thank you sa lahat ng binibigay ninyo po at sa pag-share ng blessings. Salamat dahil tinuruan niyo kami kung paano kami mag-support sa bawat isa, magtipon, at nagkaroon kami ng kaibigan dahil dito sa GC. And parang family na po ang touring namin sa isa't isa. Maraming salamat, Master, dahil blessed na blessed kami sa gising ko. At simula day one ko sa Laika, hindi nyo kami pinabayaan. Oh. And happy anniversary sa atin, Master Tiffany Irish. Happy anniversary, LSF family. Thank you sa lahat ng sumuporta sa atin, sa amin, sa ating admins and members. Salamat sa pag-support at sa walang sawang pagmamahal ninyo sa aming mga admins. And
More blessings and more years to come pa para sa ating lahat. Sana totaling okay na si Laika para lahat tayo happy na. Diba? And God bless sa ating lahat, Master. We love you. Final words para sa mga Laikans at all job players. Kapit lang, babalik din si Laika at babalik din sa dati ang lahat. Hoping pa rin, laban pa din tayo kahit ganun. At saka, kahit wala na sila, nasa Gis lang naman din tayo lahat. Pwede pa rin naman tayong magchikahan at marites kahit na mawala na si Laika. Eh, pero syempre, hoping pa rin tayo na makabalik sila. Yun lang. To all Laikans out there, just wanted to invite you guys to our group, Laika Support Family, and also to all job players out there, what I highly suggest is learn when to stop. Huwag mong giggle and huwag niyong gayahin. And also just wanted to congratulate my sister for creating this group. And also happy anniversary. And thank you all to all our admins out there for supporting my sister and also taking good care of our members. Again, this is Team Soriano, part of Laika Support Family. Thank you guys.